dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di ba po, Jesus Nazareno? Ako ang muling magkabuhay, diha ng Panginoon, ang mang manalig sa akin ay mabubuhay kay nagpan. Di ba po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, hinding ang dalangin at pagsamo na bayan mo. Mabuong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Hilingin natin na tayo'y laging maging handa sa karunungan na dulot ng Espiritu Santo, ang handog ni Jesus Nazareno sa mga nananalig at sumusunod sa Kanya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, muli kang nabuhay upang pagtagumpayan ang kamatayan at kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, muli kang nabuhay upang ibalik kami sa tahanan ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, muli kang nabuhay upang ipagkaloob sa amin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita. Pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan. Pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Araya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isa paraang labag sa batas. Wika nila, magsalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, "Kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas,
makatwirang pakikinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na yan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng kuhukuman. Hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Serenia, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ang hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Si Kristo'y lamang magbigay ng tagong ay makabit at sumaatin ang langit. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag na nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayun din naman,
Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati, pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pinaghahandaan natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit sa darating na linggo. At sa susunod na linggo, ang pagsusugo, pagbaba ng Espiritu Santo, ang handog ni Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad. Sapagkat kung mapapansin ninyo sa mga araw na ito, pamamaalam, paghahabilin ang namumutawi sa bibig ni Jesus Nazareno. Sapagkat lilisan siya, iiwan niya ang kanyang mga alagad, ngunit hindi ibig sabihin ito, pababayaan niya ang kanyang mga kaibigan. Ito sana ang huwag nating kakaligtaan. Opo, lumisan ng Panginoon, bumalik na siya sa Ama, pero hindi niya tayo pinabayaan, hinding-hindi niya tayo iiwan, sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang kasama at kalakbay natin habang inaantay natin ang muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. At itong mga nakalipas na araw, napakaganda ng paalala ni Jesus Nazareno sapagkat ito'y tungkol sa panahon, sa oras, sapagkat habang nasa lupa tayo, hindi natin maikakaila mahalaga ang oras. Kailangan isaalang-alang ang oras. Siguro sa mga nagsimba nung nakalipas na araw ay narinig ang ilang mga pagninilay na ito. Ngunit dahil Biyernes at mas marami ang tao at may mga bagay-bagay na magandang ulit-ulitin, nais kong sabihin muli ang mga paalalang ito. Kung meron man hong nais ipabaon sa atin pauwi, ang unang gustong sabihin sa atin ni Jesus Nazareno, sandali lang ito. Sandali lang ito. Kaunting panahon lang ito. Ito ang napakahalagang paalala ni Jesus Nazareno. Maraming bagay-bagay sa buhay ang sandali lang. At hindi natin ito kadalasan naaalala. May mga bagay-bagay na sandali lang, pero kontratuhin natin parang magpakailanman. Kung bigyan natin ng halaga, parang hindi mauubos at hindi maglalaho. Kaya ngayong araw na ito, sinasabi sa ating lahat ni Jesus Nazareno,
Sandali lang yan, ha? Yang pera na akala mo napaka-importante sa lahat, sandali lang yan. Isang sunog lang, isang magnanakaw lang, isang malaking gastusin lang, magkasakit ka lang, mauubos din yan. Sandali lang yan. Kaya baka naman, iyan na lang ang laman ng isip mo. Iyan na lang lahat ang pinagugula ng lakas mo. Sandali lang yan. Yang lakas mo, katawan mo, kagandahan mo, sandali lang yan. Kahit anong batak ang gawin mo dyan, kahit anong takip ang gawin mo, kahit anong tusok ang gawin mo, kahit ilang kulay ang gawin mo dyan, sandali lang yan, ha. Kaya huwag yan ang mahalagang pagkukulan mo. Kapangyarihan, impluensya, sandali lang yan. Lilipas din yan. Ang mga inaalok ng mundong ito na akala natin kumikinang, akala natin pinakamahalaga, sandali lang yan. Kaya ngayong araw na ito, hayaan mong sabihin sa iyo ni Jesus sa Sareno, sandali lang yan. Pero meron din pangalawang gustong sabihin sandali si Jesus sa Sareno sa atin. Kung meron ngayon nagsisimba, dumadanas ng matinding pagsubok, matinding kabigatan at pasakit sa buhay, para kang ang Nasarenong may daladala kang krus, kaya ka napapunta ngayon dito uli sa Quiapo, dahil gusto mong sabihin sa Panginoon, Panginoon, ang bigat-bigat na ng krus na to. Panginoon, hirap na ako. Panginoon, kailan ba matatapos ito? Gusto rin sabihin sa iyo ngayon ng Nasareno, sandali lang yan. Sandali lang din yan. Minsan nakala natin, parang walang katapusan na ito. Parang wala ng lunas, wala ng solusyon ng mga bagay na ito. Panginoon, kung kailan naman ako lalong lumalapit sa iyo, kung kailan naman lalo akong nagpapakabait, kung kailan naman ako nagdedebosyon, bakit parang ganito lagi ang nangyayari sa buhay ko? Gusto kong sabihin sa iyo ngayon ng Nasareno, kaunting panahon lang yan. Tignan lang natin siya. Di ho ba, nung ipinako siya sa krus, akala ng mga kaaway niya, tapos na siya. Akala ng mga kakampi niya, talo na tayo. Wala na tayong pag-asa. Pero anong natuklasan nila? Sandali lang pala yun. Matapos ng 3 araw, nabuhay na maguli si Jesus. Matapos ng saglit, nalipol din, natalo din ang mga kaaway niya. Nagtagumpay si Jesus sa Sareno. Kaya nga't ito ang sinasabi ngayon ng Panginoon. Sandali lang yan. Konting tiis. Dagdag dasal pa. Dagdag pasensya lang. Tiwala lang. Sapagkat ang pangatlong gustong sabihin din ng Nasareno, mababago din yan. Sandali lang. Sandali lang ang inaalok ng mundong ito. Kaya huwag ka dyan masyadong kakapit. Sandali lang. Sandali lang ang mga pagsubok at paghihirap dahil sa pagsunod natin sa Diyos. Kaya huwag kang kakalas. At pangatlo, mababago din yan dahil matagumpay si Jesus sa Sareno. Kaya nga't ang binigay na halimbawa ni Jesus sa Sareno, yung nanganganak na babae. Sino rito po ang mga nanay? Taas ang kamay.
O advance happy Mother's Day sa inyo. Palakpakan nga natin ng mga nanay. No? O paghandaan nyo na, ha? Magma-Mother's Day, paghandaan nyo. Kayong ginawang halimbawa ni Jesus sa Sareno, yung panganganak, hindi ko alam kung anong pakiramdam ng mga anak. Tanongin nyo na lang ang mga nanay. Pero alam natin, napapanood natin yan, natatatanong natin, di ba? Nung nanganganak kayo, kung makahiyaw kayo, ang sakit, lalo na pag ang tagal ng labor. Pakiramdam nyo, parang hindi na matatapos yung paghihirap nyo, di po ba? At minsan, parang nagsisisi kayo, bakit ba to ganito? Pero nung nakita ninyo ang inyong anak, nang matapos ang lahat, parang nawala lahat ng paghihirap at ang nakita natin lamang ay kagalakan. Di ba ganun din nung nag-aaral tayo? Pakaramdam natin, parang hindi matapos-tapos lahat ang assignment, ang mga exam, ang mga paghihirap. Pero nung nakita mo ang diploma mo, napawi ang lahat. Tuwang-tuwa ka. Nung nag-e-exam, nagbo-board, marami po dito, nagpupunta rito pag bago mag-exam, mangiyak-ngiyak na. Halos untugin na yung ulo, Father, ang hirap-hirap. Ang daming dapat pag-aralan at wala ako halos maalala. At sasabihin ko lang, konting tiis lang, pasensya lang. At babalik dito, tuwang-tuwa, pasado po ako. Nung nag-a-apply ka ng trabaho, gusto mo lang sumuko. Pero ngayon, may visa ka na, may ticket ka na, tuwang-tuwa ka. Ganoon din daw po, mababago ang lahat. Kung may pagtitiwala, kung may pagsunod, kung may pag-asa, kung tayo'y hindi lalayo kay Jesus sa Sareno. Kaya nga po nandito kayo tuwing Biyernes, kundi man araw-araw. Kaya saan man tayo naroon, nagdarasal tayo. Kaya yung iba, may mga pupunta rito sa akin, Father, mga naglalayag po kami, mga siman kami, pero lagi kaming nagsisimba sa Quiapo, online. Ito na lang ang pinangahawakan namin. Minsan, parang walang katapusan yung kalungkutan namin pag nasa gitna kami ng dagat. Parang ang haba-haba ng panahon. Pero pagbalik namin sa Pilipinas, nawawala ang lahat. Pag nakasama namin uli ang aming mga mahal sa buhay, pag nakita namin yung pinagpagura namin, nakakalimutan ng lahat. Ganun din sana tayo sa buhay. Alam nyo mga kapatid, sabi nga po nila, nandiyan na sa susunod na kabanata ang tagumpay. Nandiyan na sa susunod na kabanata. Nandiyan na sa susunod na araw ang kagalakan. Pero may mga ibang taong hindi umabot doon sapagkat huminto na agad sa kanilang paglalakbay. Next page na yung kabanata ng tagumpay, pero sumuko, kumalas, umalis, nagtampo na sa Diyos. Kaya sayang, hindi nila nasaksihan yung susunod na kabanata, yung susunod na oras. Mga kapatid, parating na ang susunod na kabanata. Parating na ang susunod na oras. Ang oras ng himala. Ang oras ng kagalakan. Ang kabanata ng tagumpay. Kaya huwag tayong kakalas. Huwag tayong mawawalan ng pasensya. Patuloy tayong manalig sa Kanya. Sapagkat ito ang bahagi ng paglalakbay ng isang tagasunod ni Jesus sa Sareno. Kaya nga si San Pablo, narinig natin nitong linggong ito, makulay ang kanyang kabanata. Nangangaral siya, tapos ipakukulong siya. Mangangaral siya uli, bubugbugin siya. Mangangaral siya uli, itatakwil siya.
Kung ibang tao si San Pablo, anong siguro sabihin ni San Pablo? Uwian na. Kung tayo siguro si San Pablo, sabihin natin, wag na lang. Pero bakit nagpatuloy si San Pablo? Sapagat lagi niyang narinig sa puso niya, para bagang sinasabi ni Jesus sa sareno, huwag kang matakot, sabi ngayon sa pagbasa, sandali lang yan. Yung pang-aapi sa iyo ng mga taong yan, yung mga paghihirap na yan, sandali lang yan. Mababago din ang lahat. Bakit? Anong sabi ni Jesus sa sareno sa kanya sa unang pagbasa? Ano man ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y sumasayo. Ako'y kasama mo. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sandali lang yan. Mababago din yan sapagkat ako'y kasama mo habang panahon. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus sa sareno, narito naman po kami, iyong mga alagad at mga deboto, sapagkat alam namin, kayo ang lagi naming kasama, anuman ang kabanata at panahon sa aming buhay. Sa mga panahon na kami natutukso ng mga kayamanan at ibinibigay ng mundong ito, ipaalala niyo po sa amin, sandali lang ang mga ito. Sa mga panahon na nais naming sumuko sapagkat kami nahihirapan, magpakabuti, magpakatotoo, nahihirapang sumunod sa iyong kalooban at kami natutuksong umalis na lang, ipaalala niyo po sa amin, sandali lang ito. Sapagkat ang lahat ng ito mababago, sapagkat ikaw ay muling nabuhay, ikaw ay matagumpay, ikaw ang aming Diyos. Mahal na pong Jesus sa sareno, salamat po, sapagkat araw-araw ipinapaalala niyo sa amin, hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo kami pababayaan. Mahal na pong Jesus sa sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang inaasam natin at iniintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Ang ating tugon, puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon.
Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Panginoon, palakasin mo kami sa pag-arap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisa ng mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Poon, sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Panginoon, ang alay ng bayang nag-iwang puhunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang. Kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong inalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kataasan. O sana sa kaitaasan. Nagpala ang napan sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kataasan. O sana, sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon,
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Huwag tayong matakot at mawala ng pag-asa sapagkat lagi nating kasama ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay ang ating Ama. Kaya bilang isang pamilya, tayo'y umawit ng buong pag-ibig sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Iyan mo kami ngayon na ang amin. Kanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para namin.
kapatawaran. Sa nagkakasala sa amin at huwag mo kabulit sa tukso at yadyak sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya at huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagiging mainipin. Patawad po kung minsan mas binibigyan panahon namin ang mga bagay na sandali lang naman pala. At nakakaligtaan namin ang tunay na pangmatagalan, tunay na para sa aming kaligtasan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon, si Jesus Nazareno, ang siyang kasama natin, ang siyang nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan at kayamanan. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Announcement para sa Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10.
Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapatuloy ng mga gawain natin, paglilinis at pag-aayos ng simbahan, lalo na po ang Adoration Chapel Baptistry at marami pa ho. Sana po marami pa ring deboto ang tumulong para maiayos natin ang tahanan ni Jesus sa Sareno. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda, ang simbahan ng Quiapo po ang isa sa mga unang tumutugon sa mga nasusunugan. At nung isang araw, nag-ikot po ang ating simbahan, nagpunta po sa mga parokya na may mga programa para sa mga mahihirap at ibinabahagi din natin sa kanila ang mga tinatanggap nating ayuda para mas marami pa sa ating mga kapatid ang makatanggap ng tulong. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na napuspos ng karunungan ng Espiritu Santo ang siyang nakakaalam kung ano ang panandalian lamang at pangmatagalan. Nawa, piliin natin ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre. Nazareno, iligtas mo kami
sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sanisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.